Yun, magandang araw sa inyong lahat and welcome ulit sa panibago nating video. And ayan, nag-aabang pa rin tayo ng resulta ng investigation ni Axie Infinity dito sa kaso ni Thaxton and 1437. Yun nga, inireklamo ng MetaTate yung ginawang win trading ni Thaxton, no? Okay, pero yun nga, opinion ko dito sa ano na to, sa bagay na to ay baka maban si ano si Thaxton given na meron na siyang previous violation last year na naban nga siya dahil nga sa multi-accounting naman. So kumbaga may record ka na, ayun nga. Tapos syempre napakadali na lang sa Axie Infinity na mag-decide against you pag gantong meron kang mababang credibility or may bad record ka sa kanila. So I think, ito ah, again, this is just my opinion, no? Ang mangyayari dito, again, possible maban or ma-disqualify sa AXS Reward si Thaxton dito regardless of his ranking. So, ang mangyayari dito, kung nasa top 1 siya by the end of the season, yung top 2, yung makakuha ng pinakamaraming AXS and so on. Excuse me po. Ayan. So, pero, okay, hindi tungkol dito yung pag-uusapan natin ngayon. Meron tayong pag-uusapan na medyo lumiko yung topic kasi dahil din sa kanila, pero medyo nag-ugat itong topic na ito at marami na rin ako nakikita na nagsasabi na iban daw si Indes. At I think dito yung nangyari kasi nag-comment siya dito, "It's beyond me that people are defending this. I don't know Thaxton personally, rarely face him in arena, have no reason to dislike him and yet couldn't be more against what he's doing." Kumbaga sinabi niya dito, hindi ko kilala si Thaxton, hindi kami nagkakarap sa arena, wala akong reason para magalit sa kanya or hindi ko siya magustuhan, pero talagang sagad-sagaran yung aking pagkontra sa ginawa niyang ito. Ayan, couldn't be more against. Kumbaga, wala nang sasagad pa. Couldn't be more, di ba? Ibig sabihin nun, kumbaga sagad-sagaran talaga yung pagkontra niya sa ginawa ni Thaxton na parang nakikita nga niya yun as unfair. At tinawag niya dito tinag niya si Axie Infinity na sana desisyonan to ni Axie Infinity. Yan, dyan nagmula yun. And syempre, Pinoy tayo, no? Alam niyo na, no? Alam niyo na ang mangyayari dito. Sabi ng mga Pinoy, kung pinagsasabi mo, nakikailam ka dito sa kwentuhan namin or sa usapan na to, hindi ka naman kasali, di ba? Ikaw nga, wala kang 18. Minor ka, dapat di ka naglalaro ng Axie. Ayan, binawian, pre. Kumbaga yung focus ngayon, napunta ngayon kay Indes. Ang dami nagko-call ng iban si Indes dahil nga, in violation ka sa terms of use ni Axie Infinity, dapat di ka naglalaro. Or dapat hindi ka naglaro ng mga nakarang season dahil wala ka pang 18 noon. Kasi I'm not sure kung 18 na siya ngayon, pero again, ang alam natin ay under 18 siya noong mga nakaraang season na nanalo siya ng AXS prize. So ito, ano-ano ba yung mga napanalunan niya? Ito, first place siya noong season 5, 10, 16. Second place siya noong 9, 12, 13. Third place noong 8, 15. Tapos kasama naman siya sa top 10 ng 7, 14, and 17 season. At ayun, so maraming AXS yung napanalunan niya dahil dito, no? Nanalo rin siya sa iba't ibang tournament. Ito, na nag-first place siya, nag-second, tsaka nag-third, at naging finalist naman siya dito sa iba. So, supposedly, kung susundin, itong terms of use natin ni Axie Infinity, hindi siya eligible dito sa mga premium na nakuha niya. Di ba? Ayan, yung mga first place niya sa arena, hindi siya dapat eligible dyan dahil wala pa nga siyang 18. Iyan yung interpretation natin dito. Again, hindi ito legal interpretation. Kumbaga, opinion natin yun. Okay, sabi dito kasi sa user representations ng terms of use ni Axie Infinity, sabi dito, "By using the site, the app, and the smart contracts, you represent and warrant that." Okay, sabi niya. Ibig sabihin, pag ginamit mo na tong app namin, pag ginamit mo tong site namin, and yung smart contracts namin, ikaw sa sarili mo, sinasabi mo na meron kang legal capacity and na mag-comply din sa terms of use namin at hindi ka minor kung saan ka man nakatira.
Ayan. So, yun yung sinasabi doon. Okay. Tinecheck ko ngayon. Tinignan ko ngayon ang legal age ni UK. Kasi baka mamaya mababa pala ang legal age dito. 18 tayo na 18. Baka mamaya sa Pilipinas na yun. And I found out na 18 nga ang legal age sa UK. So, sa mga previous season talaga, minor siya nun. And kumbaga, may basis yung pag-call out ng mga Pinoy. Kumbaga, hindi lang tayo basta makaturo ngayon. Kumbaga, may basis tayo at depende na lang sa Axie Infinity kung mag-a-act siya dito. Kasi ito, ang implication naman yan, pag naban si Indes dahil dito, yung mga scholar din na Pinoy na below 18, dapat hindi na rin maglaro. And I think maraming maaapektuhan na Pinoy sa ganung ano, ganung scenario pag ganun nag-unfold itong mga kwento na ito, no. Mas tatamaan ng mga Pinoy kasi maraming scholar ang below 18 na natutulungan talaga ni Axie Infinity na extra income. Ayan. So while we are at it na rin naman, and I think yung pag mi-misrepresent ni Indes as a legal ano, nasa legal age at saka hindi siya minor sa kung saan siya nakatira, ay in violation din sa keynote ni Psych Out. Okay, si Psych Out is, alam natin kung sino siya, no? Co-founder siya ng, ano, ng Axie. Okay, tignan natin. Meron siya kasing keynote dito na in violation daw, or yung nag, ito daw yung na-violate din ni Thaxton. Ito, itong clause na to. And again, yung mga sasabihin kong comment dito ay personal opinion ko lang. Hindi ito legal opinion kasi hindi man tayo abogado. So ito, ito yung keynote lang ni Psych Out. And with him quoting na itong clause na to, o itong linya na to, nag-i-imply yun para sa akin na ito yung na-violate din ni Thaxton. Kasi sabi niya, ito yung violation eh. Kumbaga, ito yung na-violate ni Thaxton. And maraming naguguluhan. Bakit yan eh? Parang layo naman. Ayan. So, tatry natin na i-interpret kung bakit nila in-interpret na ito yung na-violate ni Thaxton. Okay? So again, hindi ko to opinion. Ini-interpret lang natin yung interpretation din ni Axie Infinity. Kumbaga, again, ano lang to? Hindi ako yung nagde-decide na ito yung na-violate ni Thaxton, or ini-interpret lang natin interpretation nila. Okay, sabi dito, trick, defraud, or mislead us and other users, especially in any attempt to learn sensitive account information such as user passwords. So, unang basa, parang labo naman nun. Hindi naman yun ginawa ni Thaxton. Ginawa ni Thaxton, nag-win trade. Diba? Pero, kung titignan natin, dapat kasi yata ang basa natin dito, trick, defraud, or mislead us and other users. Tapos na. Okay? Itong kasunod na to ay para lang magbigay ng emphasis kung gaano ka importante yung account information natin, or siguro yung mga personal information na rin na pwede nating pwede sa ating kunin ng ibang tao na sa gamit yung mga iba't ibang style, ano. Ayan, so binigyan lang ng emphasis, pero ang totoo diyan, ito lang talaga yan, trick. Hindi mo pwedeng linlangin, lokohin, or paniwalain. Yun, no? May pa-translation pa si Boss Hunter. Kami at yung ibang users. Kumbaga, siguro ito, dito papasok yung violation ni Thaxton. Kasi nag-trick siya ng system, or nag-defraud siya, or nag-mislead siya na magaling akong player, top 1 ako, pero hindi natin alam, nagbo-boost pala. Kahit na, yun nga, in Thaxton's defense naman din, sinabi niya, hindi ako boosted. 8 hours ako nag-stream, 3 beses lang ako nabigyan ng panalo. Diba? So, pwede kasing interpret ni Axie Infinity na ganun, na itong, na niloloko niya, yung mga tao, tsaka yung mga buong Axie Infinity na magaling ka, nag-boost ka naman pala. Although, yun nga, alam natin na hindi ganun yung entirety nung career ni Thaxton. Kaya lang, ang problema kay Thaxton, meron siyang previous record na naban na siya dahil sa kanyang paggamit ng multi-account. Okay? Tapos, ano pa ba yung ano? Sorry na, nawala yung ano ko. And, ito kasi. Ayan, ito. Bumalik na yung ano. Bumalik na yung trend.
yung train of thought ko na wala. Pero bumalik na siya. Ito kasi yung problema. Minsan ka lang magkamali sa buhay mo. Wala nang kinalaman yung mga dati mong magandang nagawa. Ganun talaga ang ano, yung talaga yung reality ng ano, bagay-bagay. Okay? Imaginein mo. Kunyari, let's say, buong buhay mo. 30 years old, 40 years, ganyan, mga 40 ka na. By the age of 40, naisipan mo mag-drugs. Although yung first 40 years ng buhay mo, ginugol mo sa pagtulong sa kapwa, pagiging mabuting ama, mabuting asawa. Talagang perfect example ka. Pero by the age of 40, na-decide mo na gusto kong subukan ang buhay. Parang, I mean, gusto kong ma-experience lahat. O ngayon, nag-drugs ka. Nahuli ka ng pulis. So wala ka na doon magagawa. Kahit pa ang bait mo nung first 40 years ng buhay mo, nahuli ka ngayon gumagawa ng masama, sibak ka. Di ba? Hindi mo pwedeng excuse yun na mabait naman ako dati, di ba? Gumawa ka ng mali ngayon, huli ka. Parang ganon. Yung mangyayari kay ano, kay pwede mong ganon yung mangyayari kay Taxton na ano, kung 8 hours ka nag-stream, gumawa ka pa rin ng mali. Kahit isang beses yan, kahit dalawang beses yan, kahit tatlong beses yan. Parang ganon. Baka ganon yung maging interpretation ni Axie. Or ganon yung, actually, reality ng buhay. Ganon talaga, di ba? Kaya ngayon, ibang tao nagtatampo sa ano nila, sa mga pamilya nila na ang dami ko ng magandang ginawa. Minsan lang ako nagkamali. Parang ang sama-sama ako ng ano, tao. Di ba? Narinig nyo na ba yung mga ganong speech? Or nabitawan nyo na ba yung mga ganong speech sa, ano, sa pamilya nyo? Di ba? And wala tayong magagawa. Ganun talaga. And again, for Taxton, I think medyo may possibility talaga na ma-disqualified siya sa AXS reward sa ginawa niya na to. Sana ganun lang at hindi na iban yung account niya, no? Sana hindi na siya ma-ban permanently from playing, na every time na malalaman na naglalaro siya or nag-i-stream siya, ire-report siya, na may mag-report lang sa kanya na tao, ban na naman siya. Pwede kasing ganun eh, no? Kasi medyo mahirap yung mangyayari kasi nga dapat may magre-report kay Taxton kung permanent ban siya. Pero again, hindi ko sinasabing ganun yung mangyayari. Parang magulo lang yung idea na mapapermanent ban mo yung isang tao dito sa Axie Infinity. Kumbaga pwedeng maglaro ulit si Taxton, pero baka hindi na siya pwedeng mag-stream dahil baka may mag-report sa kanya. Or sana ang pinakamagandang sanction na lang dito, other than walang sanction, okay? Siguro ang second best na pwede mangyari sa kanya is ma-disqualify lang siya this season lang. No, medyo grabe naman kasi magaling yung player, magaling yung kumbaga magaling talaga siya maglaro. Sayang naman kung mababan siya sa AXS reward forever, no? Huwag naman sana ganun. Or yun nga, sana wala na lang ano. Sanction na maganap. Siguro mag-usap na lang sila ni Axie Infinity na hindi ko na gagawin yun, or mag-public post na lang siya na nagiging nagsisisi siya sa nangyari, na hindi naman niya talaga sinasadya yun, na it is just an honest mistake. Hindi ganun yung ano, hindi namin talaga aim na manggulang. Hindi namin aim na manlamang ng ibang kapwa. Kumbaga kami, nagpapasaya lang kami ng streamers namin. Kasi I think that's really the case with Daxton and kay Atelo. Tsaka dun sa kung sino man yung isa pa. I think that's really the case. Kaya lang, given na meron na nga rin previous case si Daxton, baka hindi masyado maging lenient yung Axie Infinity. Pero I hope it all ends well para masaya yung pasok ng New Year sa atin lahat. Ayan, so I guess that's it for this video. Hintay natin yung ano, official na resolution ni Axie Infinity dito sa ano, sa mga naganap. Ayan, so see you on the next video.